Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Kyrie Irving sa pagkatalo ng Dallas Mavericks sa Game 2 ng NBA Finals laban sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang bagong superstar na makukuha ngayon ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops ang malamyan na namang performance ni Kyrie Irving sa Game 2 ng NBA Finals, ay siya na naman nga po ang sinisi ng mga fans sa kanilang pagkatalo laban sa Boston Celtics. Ika nga'y kailangan na nga po nitong mag-step up at maipasok ang kanyang mga ginagawang tira sa kanilang laro. Sa katunayan, bagamat man nga po nakapagtala ito ng 16 points sa Game 2, ay umabot lamang nga po sa 7 out of 18 ang kanyang shooting, plus wala rin naman nga po siyang naipasok na 3-pointer dito. Kaya kung gusto man nga po talagang manalo ang Dallas Mavericks sa kanilang mga susunod na game sa NBA Finals, ay kailangan na nga po dito mag-step up si Kyrie Irving at tulungan si Luka Doncic pagdating sa pagtatala ng puntos. Ngunit ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni Kyrie Irving, kahit man nga po baon sila ngayon ng 2-0 sa kanilang serie sa NBA Finals, ay hindi pa rin nga po siya nangangamba o nagpapanik gayong expected na nga pong mahihirapan talaga silang manalo sa loob ng TD Garden. Ang kailangan na lamang nga po nilang gawin ngayon ay magpahinga at gumawa ng ilang adjustments sa pagbabalik nila sa kanilang home court para sa darating na Game 3 at Game 4 ng kanilang serie. Kuhang-kuha na rin naman nga po sa camera na mismong si Irving na nga po nagsabi sa mga fans ng Boston na magkikita pa sila sa TD Garden sa kanilang darating na Game 5. Samantala, puon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong superstar na makukuha ngayon ng Los Angeles Lakers. Kasabay nga po mga katrops ng inaasahang pagpirma ng Lakers ng kanilang pinakabagong head coach na si Dan Hurley, ay gagawa na nga po sila ng malalaking move sa mga susunod na linggo. At kabilang na nga po dyan ay ang pagkuha ng mga bagong player sa free agency, trade market, at sa darating na 2024 NBA draft. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita, isa nga po sa mga prioridad talaga nilang gawin ngayon ay ang pagkuha ng at least isang bagong superstar na makakatulong kina LeBron James at Anthony Davis. Kagaya nga po ng nabanggit ko sa inyo mga katrops, napakarami na nga po mga superstar ang nakadikit ngayon sa kanilang team, kagaya na lamang nina Zach LaVine at DeMar DeRozan ng Chicago Bulls, Donovan Mitchell ng Cleveland Cavaliers, Lauri Markkanen ng Utah Jazz, at si Jimmy Butler ng Miami Heat. Pero ayon nga po sa pinakahuling inilabas na balita, kabilang na nga po sa mga superstar na posibleng kunin ngayon ng Lakers ay ang kanilang dating player na si Julius Randle, na inaasahang ititrade na ng New York Knicks ngayong offseason, kaya pwedeng-pwede na nga po nila itong maibalik sa kanilang lineup. Nag-average siya naman nga po si Randle ngayong season ng 24 points at 9 rebounds per game sa kanyang 47% shooting, at magagamit nga po nila ito bilang kanilang bagong starting power forward kasama si Anthony Davis sa kanilang frontcourt. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.